Hello guys, good morning, good morning. Another day, another vlog. Papakita ko sa inyo guys yung ating palay ngayon. Halos lahat ay labasan na. Kaya tingnan natin ang mga bunga guys. So this year guys is maganda yung mga palay, walang gaanong insekto. And guys, tingnan nyo, labasan na lahat. Nakakatuwang tingnan kasi ay ayun, nakikita mo na yung kanilang mga bunga. So, mahamog lang nga guys kasi malalaki na yung mga palay. Ayan, medyo matangkad sila. Kaya, mababasa tayo dito ng hamog. But, it's okay lang. Papakita ko sa inyo guys yung palay. Ito guys yung ano, yung ulitin ko lang to. Na-vlog ko na rin to guys. Ito yung 534 namin. Yung kinuha ko to sa Nueva Ecija, 15 kilos lang siya. Maganda rin yung ano niya. 90 days lang siya pagkapunla. Ayan, bibilang ka ng 90 days. Ayan. Ito, ayan na yung kanyang mga bunga. Halos labasan na rin. Ayan, which is good. Ang weather natin napakaganda. Bantay-bantay lang sa mga parang alaga, nag-aalaga na lang siya guys sa mga ano, palay natin. Ito naman yung 480 from ano to guys, field rice. Ayan, maganda siya, walang halo. Ayan, kung makikita nyo, may pa ilang-ilang damo lang dyan, pero wala siyang halo. So, thankful tayo at maganda yung ating weather. We have fair weather this week, so, which is good, thanks to God. Ayan, almost labasan na. Hindi na ako pupunta doon sa gawi doon kasi ano na yun, medyo malayo na. Ito sa Agwa, sa amin guys, may mga ilan-ilan na rin nagpapaani. Pero madalang pa rin. Pero yun doon, makikita nyo kulay dilaw. Yun, malapit na yung magpaani doon guys. Yan. So, makakadaan na tayo doon. And then, doon din, malapit na silang magpaani. Dilaw na rin yung palay doon. May dadaanan na rin yung harvester. So, ayun. Good luck na lang. So, hopefully, wala tayong malalakas na bagyo pag anihan na. And that's it guys. Ayan. Ganda ng weather. Wala pang gaanong araw. Kaya hindi masyadong mainit. Pero mamaya maya bandang tanghali guys. Mainit na yung ating panahon. So this is good. Kasi sa hapon ay maulan. So magandang alaga sa ating mga palay na naglalabasan yung mga bunga or kaya yung mga palay na sumasapaw. Ayan guys, tingnan nyo. So, magpapa-spray nga pala kami mamayang hapon. Kaya, eto, marami na rin siya kasi mga insekto. Uy, may tiyangaw. Ipakita ko sa inyo guys yung tiyangaw. Ayan guys, yung tiyangaw. Yan kailangan yung mapatay. Yan, gustong-gusto nila yung palay pag ganyan naglalabasan. Kaya magpapa-spray tayo mamaya. Ayan, ang ganda ng tubo ng 534 ah. Mabangong bigas to guys. Ayan. Ngayon pala mabango na kahit hindi pa naaani. Ayan, hanggang dito siya. Hopefully, umani siya ng 10 or more pa, kaya para ito na yung itatanim natin dito sa ating tabing bahay. So, uwi na tayo. Uwi na sa bahay. Ayan, dadaan tayo sa ating mga munting gulayan, sa mga pailan-ilang gulay. Alam nito guys, ito pinapang-asim daw ito guys. Itong dahon nito kasi maasim na maasim ito. Pwede siyang ilagay sa mga karne, isda. Parang isda lang, ganun.
Yay! And babaya namin guys, kahit bata pwedeng kumuha. At ito naman ang ating kalamansi, hindi pa namumunga ulit. Tatlo yan, galing din siya guys ng Nueva Ecija, kaya maliit pa lang bumubunga na siya. Yan, ito pala yung is pangalawa. Maliit pa. Pangatlo. Ayan. So, ang dami natin sa luyot. Okra din, madami rin tayong okra. And yung ating fish pan. Ang fish pan na dyan guys ay nilagyan niya ng ano, hito. Lagyan niya niya ng hito para merong bibinwit-binwitin. Yan, kung maririnig niyo ay mga baboy. Bisitahin natin ang mga oinky-oinky. Hindi pa dumarating si Pogi. Yung aming bulugan. Hello! Hello, hello! Wow! Ito kayo kumakain. At kayo din. Shush-shush! Brrrr! At kayo ay gutom na din. Ha? Bumili pa yung amo nyo ng pagkain. Ah, at kayo anong hinihintay nyo? Pagkain din. Ha? Oh. Mamaya na, hindi pa kumakain ng amo. And that's it, guys.